Hey guys, welcome back to another episode of the Series of Tens. I know matagal nyo nang inaabangan ng next episode, so here we go. If you are a new kumare, this is basically the part of my YouTube channel where I be more serious, I talk about adulting stuff, I become like your online ate, if that's what you call it. Today, I will be sharing with you the 10 regrets that I have as a 35-year-old woman. Seryoso tayo for today's video. Ito yung mga bagay na sinashare ko or pinipilit kong gawin ng mga younger na kapatid ko. I have 2 younger siblings and they are in their late 20s and I know na marami din akong mga kumares na younger than me, so I would also really like to share this with you guys kasi ito yung mga bagay na feeling ko dapat ginawa ko nung nasa age nyo ako. But if you are in the same age as me or older than me, then let me know in the comments down below kung mag-agree kayo sa mga regrets. Okay, let's begin with my very first regret as a Maarte girl, not wearing sunscreen early. Well, I actually started wearing sunscreen 25 years old ako, 24, kasi nag-work na ako sa derma nun. So, dun ko nalaman and dun ko nakita yung ilalim ng skin ko under, like, parang may machine na ginamit si Doc sa akin. May mga namumuo na akong pigmentation sa ilalim. If you know me, alam niyo naman na I really love my tan and being a morena. Simula bata ako, swimmer kami magkakapatid. Pag gano'ng nagsiswimming, nagbe-beach, naiinis ako pag antagal kong umitim, tas I never wear sunscreen kasi feeling ko, sunscreen prevents you from getting dark. So I wouldn't put sunscreen talaga, tapos talagang aabangan ko na magtanghaling tapat at hihiga talaga ako sa beach para magtan. Meron pa ako napanood na hack na naglalagay ng coke, so binubuhusan ng coke yung buong katawan ko bago magbilad kasi parang ang ganda nung naging effect na tan. Gusto ko ano ba tong mga pinagagawa ko. Pag napanood ng nanay ko to, talagang papagalitan ako. But yeah, basically, I really love magbilad, magpaitim, tapos hindi ako nagsasunscreen. Maayos na yung skin ko ngayon kasi nga by 25, na mulat na ako to take care of it. My regret is, sana hindi ko ginawa yung mga pinagagawa. Siguro, mas maganda pa yung skin ko. Mas mukha tayong 23 today. Number 2 is not getting insurances early. I started getting my first insurance when I was 30 years old. Nung birthday ko, pinagpilian ko if I was gonna get diamond earrings or my first insurance. Thankfully, insurance ang pinili ko. Diba, when you get it, i-discuss sa'yo ng financial advisor kung ano yung mga perks and benefits of it. And syempre, dun ko lang nalaman na, oh my god, ganyan pala. Kung mas bata pala ako, mas mura yung babayaran ko monthly. Now, I have a total of 4 insurances. Ang lalaki ng mga binabayaran ko. Kasi gusto ko malalaki din yung mga makuha ko pag nag-retire ako. Malaki yung makuha ng family ko if I pass away. Knock on wood. Nung kumuha ko ng 30 years old ako, pinush ko na agad ng pinush yung dalawang younger siblings ko. 24 and 26 ata sila at the time. So, ngayon, yung una nilang mga insurance, kapresyo lang ng insurance ko, pero mas mababa yung binabayaran nila. I'm not the right person to discuss that to you. Pero maglalagay din ako ng contact ng financial advisor ko na nire-recommend ko sa lahat sa description box because sa dami kong insurance, siya yung talaga nakapag-explain sa akin ng mga perks and benefits and how my money works, ganyan. So yeah, I highly, highly recommend na talagang you set aside something from what you earn to invest on an insurance habang bata ka pa. Number 3 is not building my emergency fund early. I don't know about you, but ako personally, hirap na hirap akong humawak ng pera. Like, pag nakikita ko siya physically, pag nakikita ko siya sa savings account ko, feeling ko pwede ko siyang gastusin. Kung bata pa lang ako, hindi ako magaling mag-ipon sa piggy bank, hindi ako magaling magtabi ng pera kasi magupok talaga ako. Natutokso talaga akong galawin kapag nakikita ko yung pera physically. So, growing up, yung mga coin bank ko, like kung kinukuha ng pakonti-konti. I'm that type of person. This is the reason why financially I choose to invest my money in different things. If gusto nyong malaman kung saan ko siya ini-invest, I think I already made a video about it. That way kasi, safe yung pera ko. Sa akin. Ako din yung kalaban. Naka-invest sila doon and I know that it is growing day by day, month by month. Pero yun nga, lagi pa yung sinasabi ni Chinkita na at the end of the day, cash is king. Reality is, we really need cash, especially in cases of emergency. Marami pa rin bagay-bagay sa mundo na talagang sa cash pa rin nag-evolve. So, we really need to have access or easy access to our cash when needed. Kaya kailangan talaga natin mag-build ng emergency fund. And doon ako talo because most of my money, hindi ko siya instant na makukuha kapag kailanganin ko. Most of my money, ayun nga, medyo mahirap siyang kunin. Nasa lupa, bags, alahas, mutual funds. Hindi ko siya instant na makukuha kapag kailangan ko like today-today ng cash. Kasi nga, wala akong tiwala sa self ko. So, one of my regrets is late kong na-
discover na meron palang certain thing that can help me build my emergency fund, which is the Security Bank savings account. Kasi meron pala silang money builder. Late ko na tong na-discover, kaya i-share ko sa inyo ng maaga para hindi kayo matulad sa akin na may trauma humawak ng pera, okay? The reason why I like this compared to my other savings account is it actually motivates me to save and to not withdraw. Just imagine getting rewarded dahil lang hindi ka nagwi-withdraw. Think of it this way, may piggy bank ka, di ba? Tapos yung nanay mo nakabantay. So every month, kapag natitiis mong hindi ka kumuha or bumawa sa piggy bank mo, i-reward ka ni mother, which is Security Bank. This way, it actually challenges me to just keep my money there and wag ko talaga siyang galawin, wag talaga ako mag-withdraw. Kasi the more na hindi ka nagwi-withdraw, the more bonuses you will get. So palaki ng palaki yung pera mo. In other savings account kasi, yes, we get interest na cute lang. Dito naman sa Security Bank, apart from getting a higher interest rate compared to other savings account, meron pang bonuses if hindi mo nga ginagalaw yung pera mo. Sobrang nag-work siya for me kasi namomotivate ako na okay, wag mo yung galawin, wag ka matutok. So opening an account is 100% done online. Pwede nyo gawin habang pinapanood nyo tong vlog ko na to. Tapos yon, super easy access yung pera mo. Walang lock-in period, walang mga penalties if kailangan mong kumuha ng pera. So para ka lang nagwi-withdraw like your regular savings account. But again, if you're not withdrawing, you can get as much as 5 times interest compared to your other savings account. If only someone told me about this earlier, wala to sa regrets ko ngayon. But anyway, it's never too late to save up. Kaya thank you so much. I finally found something that works for me. So I hope you guys start building yours too. Fourth regret is sa money pa rin, which is actually not investing early. I mentioned na dami ko ng investments ngayon. But again, I just started when I was 30 years old. 35 na ako ngayon. 5 years pa lang ako nakapag-invest. Pero very aggressive ako nitong 5 years na to. Kaya sobrang nag-work hard ako. Kasi ang dami kong binabayaran. Ang dami kong insurance na binabayaran. Itong bahay namin. Binabayaran namin yung mga lupa na pinagkukuha ko. Binabayaran din namin. Kaya sobrang hardworking ko kasi ang dami kong gustong gawin sa buhay. So imagine if I started it early. Yan, yung mga kapatid ko, nagbabayad na sila ng mga insurance nila, ng lupa nila. Mga binubudol ko rin kasi sila. Pag kumuha ko, gusto ko din na damay ko rin sila. Si Nini, makuha na rin siya ng 2 lupa. Kasabay ko, imagine. She's 6 years younger than me, pero she's starting very early. So I'm very, very proud of her. My brother has 2 or 3 insurances na rin ata. Kasabay din niya kinuha with me. So I'm also very, very proud of him. Yeah, I wish I had done it earlier para hindi ako papakamatay ngayon para kumita ng pera dahil sumasakit na yung mga likod-likod ko. Habang bata pa kayo and habang kaya niyo pang mag-work hard to pay for things like this, invest early, save early, para pagka masakit na yung mga likod-likod nyo, hindi nyo na kailangan magpakamatay para kumita ng pera. Yeah. Fifth regret is selling some of my classic bags. Nung nag-start ako nag-collect ng mga branded or luxury bags kasi talagang sa classic na ako drawn into. Hindi ako kagaya ng iba na kung ano yung uso, kung ano yung trendy yung binibili. Nag-start talaga ako na focus ako sa classics. Imagine I got a Chanel flap for 150 pesos before. Tapos binenta ko. After 3 uses. Tapos ngayon magkano na siya? 500,000 na. Hindi na ako makabili. So yeah, medyo nag-regret ako. Although, nabenta ko naman siya for 200 pesos. Bumili ako ng sasakyan with the money. But imagine kung ngayon ko siya ibenta, di ba? Medyo madami din kasi ako mga classic bags na nabenta. So yeah, pagka magbebenta ka ng bags, pag-isipan mo ding mabuti. Parang walang regret sa huli. Number 8 regret is tinigil ko yung fashion blogging career ko. Hindi ko alam kung naikwento ko na to in some of my vlogs. Pero when I was in college, very active na ako sa blogging pa nung time na yun. Sa Chictopia ako nakatambay before. Ewan ko kung alam pa yun ng mga kabataan ngayon. Pero yun yung nag-start ng fashion blogging eme. Worldwide siya. Pero konting-konti lang kaming mga Pilipino nung time na yun. Kasabayan ko si Lorin Uy, si Lisa Kahayon, si Camille Ko, Cookie Buhain. Hindi ko maalala si Chris Uy, pero sila-sila lang din. Konti lang kaming Filipino. It's a website where you upload your outfits every single day. And then you tag sa mo nabili yun, kung anong tatak nun. Very active ako that time. And then I even took a short course sa SOFA, School of Fashion and the Arts. So exposed talaga ako sa fashion industry or fashion world when I was younger. Pero natigil siya kasi nung naging, sinisisi ko si Don the Builder actually for this. Nung siya na yung naging boyfriend ko, feeling niya sobrang arte ko na araw-araw nagpapapicture ako, araw-araw nagbibihis ako. Kahit magko-commute, naiinis siya, naka-heels ako. Hindi niya naintindihan hanggang sa yun. Tinigil ko kasi walang magpipicture sa akin, so wala na ako na-upload. So pag nakikita ko ngayon yung mga kasabayan ko, sobrang big na sila.
sila dito sa industry na to. Iniisip ko lagi, nasa na kaya ako ngayon if I didn't stop? Friends ko kaya sila? Makapunta kaya ako sa Skypod? Kasama ko kaya si Madam Camille ko sa mga Fashion Week? Ninang kaya ako ni Sienna Bug? Vlogger bestie kaya ako? Number 6, sobrang dami kong purchase regrets. I think lahat naman tayo, maraming ganyan. Pero nung college ako, I would admit, pag napaluto ng nanay ko, lagot na naman ako. Pero ang dami kong pera nung college ako kasi lagi akong binibigyan ng pera ng nanay ko, ate and kuya ko tapos nang graduate. So, spoiled ako sa kanilang lahat. So, I had a lot of access with money when I was in college. And tinake advantage ko talaga yun. Grabe ako mag-shopping. A lot of my friends would know about that. Nasa Alabang Town Center ako every Monday whenever I would get my allowance para mag-shopping. Sa Topshop, Billabong, Zara. Walang Zara dun. Namuwa at ako nag-shopping ng Zara. Dinadayo ko pa. Puro mga walang kwentang bagay na ang mamahal. Tapos, once or twice ko lang isusuot. Hindi ko alam. Pagka nga nakikwento ko yun kay Don the Builder, nangingilo siya, tas galit siya sa akin. Kasi imagine if I had just known how to handle money as early as when I was in college, baka ang dami ko ng mas magandang classic bags ngayon. Kasi talagang buibili ako ng mga 4,000, 5,000 pesos na mga bags sa Zara and Topshop. Tapos next year or after a couple of months, tuklap-tuklap na yung leather. Sobrang nag-regret din talaga ako kapag naalala ko yon. Sometimes I would wear something na worth 15,000, 20,000 pesos. Isang beses ko lang isusuot. Kasi yun yung uso, yun yung bagong labas. Naiiya akong i-admit, pero that's the reason why I'm making this video, para you guys are not gonna do that. Bumili ka ng ganun kamahal kung basic siya, like a really, really nice blazer from Zara is fine. You can wear that so many times. Really nice leather shoes. Kahit na hindi luxury brand, pero it's real leather. It's 5,000, 10,000 pesos. It's fine because you can wear that for so long and kahit itambak mo, hindi siya magtutuklap. But don't buy like mga faux leather na ganong presyo, it's just wasting your money. That's why na-addict din ako bumili and mag-invest sa mga gold jewelries. I have other videos about that. Because I also love to buy sa Zara din. I don't have anything against Zara until now I shop sa Zara. Pero, yun nga, buibili ako ng mga worth 2,000, 3,000 ng mga necklaces na, yun, magta-tarnish din naman eventually. So, yeah, that's one of my biggest regrets kasi feeling ko sobrang dami kong nasayang na pera nung teens ko until mga early 20s. Huwag niyong gagawin yun, guys. Number 7 is not pushing my self to learn to eat healthy. Kaya hanggang ngayon, hirap na hirap ako. Lagi kami nagtatalo ni Don the Builder. And tumatanda na tayo, we need to eat healthier. Pero yun nga, nakasanayan ko talaga na sobrang unhealthy ko kumain. I eat a lot of junks. I love McDonald's. Fast food. Talaga yan ang mga weakness ko. Hindi lang halata kasi nga yung jeans namin is payat. Hindi talaga ako ka-idol-idol sa diet. Dami kasi nagme-message sa akin eh. They would always ask me to share what I eat in a day o kaya my diet. Wala talaga. Salamat na lang talaga sa jeans ng parents ko kasi both of them are payat yung jeans. I really, really wish that I learned to push myself to eat healthier when I was younger kasi the more na tumatanda ka, mas mahirap talagang mag-insert ng bagong habit and mas mahirap turuan yung utak. Kaya ngayon dad ko eh, dialysis patient na siya ngayon. Grabe, ang hirap turuan kumain ng healthy, mga meatless na burger na masarap naman, hindi mo malalaman na vegan siya if hindi mo nakita yung label. Pero psychologically, sa utak niya, porket vegan siya or plant-based, hindi na siya masarap. Like ko nga sinasabi, feeling ko kay daddy ako nagmana. Very unhealthy eater. Yun yung downside ng pagiging hindi namin tabain. We are not careful with what we eat. Kasi walang nangyayari. Physically, yun, regret ko talaga. Dahil hirap na hirap ako ngayon, nag-aaway kami lagi ni Don the Builder kapag pinapakain niya ako ng sobrang healthy na pagkain. If you are in your 20s right now, i-push nyo yung sarili nyo guys na kumain ng healthy. Kasi paiksi ng paiksi yung buhay ng mga tao ngayon dahil sa lahat ng mga unhealthy lifestyle na ginagawa natin, sa lahat ng mga naglalabasan ng mga unhealthy food, really push yourself to learn to love eating healthy. You will thank yourself later. Tingnan mo si Don the Builder o 41 years old na very healthy. I admire him. I wish I was like him pagdating sa disiplina sa pagiging healthy. My 9th regret is just basically giving too much time and effort sa mga tao na hindi worth it bigyan ng time and effort. Ayoko na siyang i-elaborate. Gets nyo na yon. Basta when you reach my age, parang bilang na lang talaga yung mga tao na gusto mong bigyan ng oras mo, ng effort mo. Yung mga tao na worth it talaga, na gusto mo talaga maging part ng circle mo, na hindi mo talaga kayang mawala sila sa buhay mo. Sila na lang dapat. I've had so many acquaintances because I was a party girl growing up and grabe ako mag-effort, bigay ng oras sa bawat isa sa kanila na nakakapagod. Ang dami ko na sanang ibang bagay na ginawa. Tapos pag tinitingnan ko ngayon, nasa na yung mga taong yun? Wala na.
And my last regret is focusing too much on things that I cannot control. Minsan di ako nakakatulog. It really consumes my energy kapag may mga bagay that doesn't go my way. Ayan, yun yung term. Sobra ako nasa-stress, nalulungkot. It really affects me mentally, physically, emotionally. Ganun ako ka-OA. Pero yun nga, growing up, I've learned to just focus on things that I can control. Pagka out of my control na, eh wala na ako magagawa. Ayan, na lang natin. Tapos na yan eh. Nangyari na yan. Ngayon, ganun na ako. Pero before, I've had way too much effort na naibuhos sa pag-focus sa mga bagay na wala namang magagawa. Don't blame yourself on things na hindi mo controlled. Kapag affected ka, it's really not healthy for you. Physically, mentally, emotionally, and ayaw mong hindi magagawa. Just shrug it off kapag ka hindi mo makakontrol and mag-focus ka dun sa part of that problem na kaya mong i-control, which is yourself. Yeah, the 10 things that I shared with you are really the things that I regret. Pero at the end of the day, I'm still very happy with where I am right now, with what I have right now. And I hope that this video will help you guys be in a position like mine na parang masaya ka lang. Let me know in the comments down below what other topic you wanna hear from the series of 10s. Thank you guys so much for watching. I'll see you on the next one. Bye!